Patay naman ang isang motorcycle rider matapos ma-hit and run sa Edsa Shaw Underpass. Yan sa lungsod ng Mandaluyong yung kaninang madaling araw. Lumalabas kasi sa imbestigasyon na magkaibang sasakyan pala ang nakabangga at nakasagasa sa biktima. Si Mar Gabriel sa balita. Sakuha ng CCTV sa southbound ng Edsa Shaw Underpass, pasado alas 5 ng madaling araw. Maaaninag ang paggewang at pagsemplang ng motorsiklo na bumabaybay sa bus lane matapos masagi ng puting SUV sa kanyang likuran. Maya-maya pa, tuluyan na siyang nasagasaan ng fuel tanker na bumabaybay naman sa katabing lane na tila hindi napansin ng biktima. Ang puting SUV, dali-dali na ring tumakas. Pagputok ng liwanag, bumulaga sa mga otoridad ang motorcycle rider na nakahandusay at wala ng buhay. It appears na parang hindi niya naramdaman or hindi niya na laman na nakasagasa siya. Kasi kung makikita natin sa footage, dire-diretso lang siya. Siguro dahil mabigat yung kanyang karga, baka akala niya siguro, hindi ko rin alam, baka akala niya nalubak lang siya or ano, kasi it appears dire-diretso siya. Pero yung puting SUV, after reliance na CCTV, nawala na siya. So, we presume na lumabas siya ng EDSA. Nagdulot naman ng matinding traffic ang aksidente matapos pansamantalang isarado sa trapiko ang underpass. Binigyan raw ng MMDA ng kopya ng CCTV ang PNP para sa imbestigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot na motorista. May kakayahan daw ang PNP na ma-enhance ang video para maplakahan ang mga involved na sasakyan. Ako po rin ay nananawagan doon sa mga dumaan at nakasaksi kung meron po kayong dashcam na magpapakita ng mas malinaw o mas malapit na kuha na pangyayari. Sana po i-voluntarily i-submit nyo na po sa PNP. Ganon din po doon sa puting SUV na it appears na siya po yung nakasagi doon sa nagmumotor. Alam mo naman kung sino ka. Sana voluntaryo ka ng sumuko at i-present yung sarili mo at ipaliwanag mo sa kapulisan kung ano yung nangyari or whether or not involved ka doon sa aksidente. Ayon sa MMDA, nakakaalarma ang pagtaas ng naitatalang aksidente sa EDSA mula nang ipahinto ng Supreme Court ang implementasyon ng NCAP o ng No Contact Apprehension Policy. Dumami rin daw ang lumalabag sa batas trapiko kasama na ang pagdaan sa bus lane ng mga hindi otorisadong sasakyan. Warning natin sa ating mga kababayan na mag-ingat sa pagmamaneho, sumunod sa batas trapiko. At ganoon din po yung ating pong bus lane. Nakikiusap po kami. Whether umaga or gabi, bawal pong pumasok dyan. So, whether four wheels or motorcycle, dapat po hindi pumapasok dyan ang mga sasakyan. Mga buses lamang po ang dapat dyan. At yung pagpasok po ng mga unauthorized vehicle dyan ay delikado at pwede pong mauwi sa trahedya. Bukod sa mga bus, kasama sa mga pinapayagang dumaan sa bus lane ng mga emergency vehicle at mga red plate o government vehicle na may akmang markings ng kanilang ahensya. Nakipag-ugnayan na rin ang MMDA sa Office of the Solicitor General para sa paghahain ng manifestation sa Korte Suprema para sa agarang ikareresolba ng usapin sa NCAP at pag-alis ng TRO laban dito. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.